Ryan, ano ang nakikitang dahilan ng AFP? Bakit nabawasan na ang presensya ng mga barko ng China sa may West Philippine Sea? Ella, sa ngayon ay hindi pa kampante ang AFP sa behavior na ito ng China. Hindi pa rin matutukoy kung ito ba ay bunsod noong isinagawa o pagpapaigting ng maritime communication mechanism na isinagawa sa pagitan ng Pilipinas at China noong nakaraang buwan. Dahil mangangailangan pa ng sapat na panahon na para matukoy kung nagbago na talaga ang behavior ng China rito. Ella, nitong Biyernes, matagumpay ang isinagawang Third Philippine-U.S. Maritime Cooperation Activity sa West Philippine Sea sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at United States Indo-Pacific Command. Nakatuon ang pagsasanay sa interoperability operation, ship-to-ship maneuver, communication at air operation. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, makatutulong ang pagsasanay para mataya ang operational readiness ng Philippine Navy. Bukod sa barko ng Pilipinas at US, naroon din sa lugar ang dalawang barko ng PLA Navy na tila nagmamanman. Wala namang namataang Chinese Coast Guard vessel at maritime military vessel sa lugar. Wala rin daw ginawang aksyon ang China. Pero ang Philippine Navy niragyuhan ang dalawang barko ng China para questionin ang pananatili nila sa lugar. Samantala, kahapon ng umaga na monitor ng Philippine Navy ang isang Chinese Coast Guard vessel sa Ayungin Shoal, sa Pag-asa Island, isang Chinese Coast Guard vessel din at apat na maritime militia vessel naman ang kanilang napataan. Samantala, sa Panata Island, mayroong limang maritime militia vessel. Sa Parola Island, mayroong isang maritime militia vessel at sa Kota Island ay mayroon ding dalawang maritime militia vessel. Wala namang namomonitor na Chinese vessel sa iba pang mga okupadong isla ng Pilipinas. Pero ayon sa AFP, hindi ito nangangahulugan na wala sila sa West Philippine Sea dahil umaga lamang nakita ang mga barko at hindi sa buong araw. Ayon sa naman sa Philippine Navy, sa ngayon maaga pa para masabing nagbago na ang behavior ng China sa West Philippine Sea. Base sa monitoring ng Philippine Navy noong nakaraang mga buwan, nasa maximum na 200 hanggang 250 maritime militia vessel, 15 hanggang 25 PLA Navy ship at 10 hanggang 15 Chinese Coast Guard vessel ang regular nilang namomonitor sa West at Philippine Sea. Diyan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lakanlale.